Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Sa meron tayong pag-uusapan dito. Nadaanan ko to eh. Yung tungkol sa Cobra. No? Maraming balita na tungkol sa mga natuklaw ng Cobra. Tingnan nga natin to mga men. Kasi maraming ano eh, maraming gustong mag-vlog tungkol diyan sa Cobra-Cobra na yan. Hindi ko nagigets yung point. Bakit yun yung hobby na napipiliin nyo? Diba? Ano ba yung risk ng ano pag naka-encounter ka ng cobra? Ang weird, no? Bigla ako nag-content na ano eh, ng cobra. Kasi may nabalitaan ako ng mga na may gustong mag-vlog ng cobra. Diba? Tingnan natin. Para makita niyo yung risk, no? Kung ano yung mapupulot niyo sa yung mga ano, yung mga vlogger katulad ng Cobra Prince. Mga ano na yun eh. Kumbaga alam na nila yung gagawin nila kasi nga hindi naman amateur yung mga yun. Mga professional na yun sa ganun. Yung mga nagvo-vlog ng ahas. Minsan kasi akala nung iba, alam mo yung biro-biro lang yung pag napanood lang nila. Ay kaya na rin nilang gawin. May mga ganun eh, no? Panoorin nga natin to. Patay ang 5 taong gulang na lalaki sa Tayabas, Quezon matapos matuklaw ng cobra. Naisugod naman daw agad ang bata sa ospital. Ang problema, wala naman daw available na anti-venom. Yun ang problem. Hindi siya yung biglang may gamot na lang. 'Di ba? 'Yan ang problem min eh. Kaya hindi biro yung ano, yung ganyan. Yung pag nakagat ka ng aso pa na ano, pwede ka pang turukan ng anti-rabies eh. Kasi available ang anti-rabies kadalasan eh. Yung anti-venom na 'yan. Hindi naman sa lahat ng oras available 'yan eh. Minsan halimbawa, no, nakagat ka dito, let's say nasa Iloilo ka halimbawa, kadalasan ang may available pa niya sa Manila pa eroplano pa yun min para mailigtas ang buhay mo, or minsan halimbawa nasa Batangas ka nagfi-feeling vlogger ka doon na yung nagkukobra-kobra ka tapos biglang natuklaw ka, no? Swerte mo kung makikita ka agad ng mga tao doon na natuklaw ka. Pero ano men eh. Mamaya papakita ko sa inyo yung bilis kung paano kumalat ang ano, ang venom ng cobra. Di ba? Hindi ang nangyari ganyan, ano, natuklaw. Halimbawa nasa Batangas ka. Nag-bubble blag-blag ka doon, bigla natuklaw ka ng cobra. Siyempre, ano, kahit ikaw mismo, maging alerto ka, ikaw na mismo magsugod sa hospital sa sarili mo. Paano kung walang available? Ilang minuto lang ba? Ano ba yan? May umano sa ilong ko. Ilang minuto lang ba ang, ano, wait lang nga, i-google natin. Ilang minuto lang ba bago makarating ang venom ng cobra. Tingnan natin. So, ano ba ang sinasabi? Tingnan natin sa Google kung ilang oras ka. Ilang minuto o ilang oras ang average 30 minutes. 'Di ba? Ilan minsan nga 20 minutes, pero kadalasan nababasa ko dito 30 minutes. O sige, pinaka safe zone 30 minutes. Halimbawa, sa paa ka na nadali, no? 30 minutes may ano ka. Siyempre, pupunta ka ng hospital, walang anti-venom. Katulad dito sa nangyari sa bata. Nasa hospital na siya eh.
Eh walang available na antivenom. Siyempre, unang-una mag sa tingin mo within 30 minutes, good as dead ka na noon. 'Di ba? Maghahanap ka pa ng may available na antivenom tapos siyempre pupuntahan pa 'yon. Magaling kung may helicopter pa na nakukuha ng antivenom mo. Hindi naman nag-i-stack ng ganyan ng hospital eh. Hindi naman araw-araw lagi may natutuklaw ng cobra. 'Di ba? Nabigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang bata ang nasawi matapos matuklaw ng makamandag na cobra sa Tayabas, Quezon. Pero ano nga ba ang dapat na gawin kapag natuklaw ng ahas? Malimit daw makakita ng Philippine Cobra sa Barangay Masin, Tayabas, Quezon. Sa lugar rin na ito, nakatira ang 5 taong gulang na si Janjan na nasawi matapos matuklaw ng cobra. Galing siya sa paglalaro ng umuwing dumadaing ng pagkahilo. May kumagat daw sa kanyang paa at naiakto pa ni Janjan ang kanyang kamay na tila tuklaw ng ahas. Ay naisip namin ay baka po natuklaw ng ahas. Kaya dalian po na isinakay sa motor. At dinala na po sa ospital. Pero si Janjan hindi na naisalba pa. Wala kasing anti-venom sa ospital na pinagdalhan sa kanya. Mga pap sa buong Luzon, tanging sa RITM lang sa Alabang, mayroong anti-venom para sa kamandag ng Philippine Cobra. Ang Philippine Cobra ay isang... Saan daw? May isang lugar lang na pupuntahan? Endemic species at may pinakamalakas na kamandag sa buong mundo. Mas madali itong makamatay kesa sa King Cobra. Pero kung pala, mas ma-ano daw sa King Cobra yun, min eh. Sakaling matuklaw ng anumang ahas, may mga bagay daw na dapat tandaan. Putulin agad. Una, dapat i-secure ang parating na kagat ng ahas. Pwedeng gumamit ng splint para masiguradong hindi ito gagalaw. Importante rin na pakalmahin ng pasyente. Malaking tulong din daw na ma-identify kung anong uri ng ahas ang kumagat para malaman agad ang anti-venom na ibibigay. So hindi pa pala sure, hindi generic yung anti-venom, no? Yung halimbawa tinuklaw ako, oh, may anti-venom dyan, hindi siya generic, may specific pa pala. Eh, bawal ho yan na hiwain, bawal ho na kuskusin, masayihin, o lagyan ng mga herbs or chemicals. O hindi ho nagagamot ng antibiotics ang kagat ng ahas. At habang ginagalaw ho natin ng sugat, ay mas lumalaki pa ang tsansa na kumakalat lalo. Karoon ng infection. Oras na matuklaw, tingnan agad ang sugat. Kung may 2 o 4 na butas, malamang sa malamang ay venomous snake ang nakadali. Halimbawa niyan ay cobra, pit vipers at sea snakes. Pero kung lalagpas sa 4, ang pinagbaunan ng pangil, posibleng constrictor, gaya ng sawa o ahas tulog, ang inuklaw. Wala itong kamandag pero mainam na pumunta na agad sa ospital. Pero kahit ano pa mang paalala, ang buhay ni Janjan hindi na maibabalik no, pa. No? Bagay na hindi matanggap. Kahit pa sabi mong preparado ka na yun, idala mo sa hospital, hindi pa rin. Nang kanyang inang PWD. Kaya sa mga nais tumulong, maaari niyo pong ipadala sa mga detalye. Next video tayo. Isa-isay natin dito yung ano, para makita ng mga gustong. Ito, 7 anyos na bata na tuklaw ng hinuli niyang ahas. Mabilis ang balita sa mga probinsya, natuklaw ng hinuli niyang ahas sa isang batang 7 taong gulang sa Tampakan, South Cotabato. Mayabang. Dinala siya ng mga opisyal ng barangay sa ospital para matulukan ng anti-venom at maayos na ang kanyang kondisyon. Ayon sa kapitbahay na kumuha ng video, iniuwi pa ng bata ang ahas. Ito, swerte nito, may anti-venom na, ayun, ayabang pa, oh, no? Padakot-dakot pa ng ahas. Ito, maswerte si ate, may anti-venom dun sa na available. Sa South Cotabato to, ah. Diba? Sa Batangas kaya may available na ganyan. At inilagay sa aquarium. Nagpatulong na ang barangay sa Department of Environment and Natural Resources para maibalik sa kagubatan ng ahas. Cobra din pala eh. Sinisikap pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng mga magulang ng bata. Sige. Sa Davao City. Swerte ano, swerte. At least merong ano, merong uh,
swerte dahil may available na. Ito yung ano, ipapakita ko sa inyo. Ito sikat na sikat eh. Naki MJS ito eh. Yung si Tatay. Sana ba yun? Ito oh. I'm so sure yung iba sa inyo na panood na to eh. Naku, madidemonetize na naman itong video na to. Pero okay lang. At least kahit pa paano ma-educate tayo. So ito yan, no? Alam mo, minsan, ako for me, yes, kawawa naman yung pamilya ni tatay. Ano? Pero kahit kailan kasi talaga yung pagpapasikat, ano yan eh, nilulugar yan min eh. I mean, kay tatay mismo, wala akong nakukuhang simpatya. I'm so sorry. Rest in peace sa kanya, no? Pero kasi naman, ba't ka naman i-epal ng ganyan, min? Tinan mo. Medyo buhay-buhay pa, kahit paputol-putol yan, yung utak niyan gumagana pa rin. Wala ka bang ikwan? Narang ka mo siya, gano'n na yan. Yaw! Yaw! Narang ka mo, makatuloy yan. Gago po siya! Langa! 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 Tingnan niyo, kinakagat pa, kinakagat pa, kahit patay na. That is bullshit. Di ba? Come on. Kaya nga, kuya tayo. Paano ba yan? Nagkanda putol-putol na katawa. Oo, oh, yanga. Tanawa, yanga, 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 yanga. Kaya tayo na. Tanawa. Magbali, andugo, andugo. May dugo sa kamay. Andugo, andugo. Sa abal mo, bukan mo yun. Sa abal mo yun. Sa abal mo yun. Yan. Yun na. Di ba? Yun na yung nangyari. Alam ko, 30 minutes din lang to eh. Tingnan nga natin, may alam ko may buong event nito sa ano eh. Di ba? Ito yung mismong ano ng KMJS. Ba naman tayo mga men? Ay, Diyos ko. Lakas na pinaghahampas ng kahoy ng mga residenteng ito. Ang na-corner nilang ahas sa Kinugitan, Misamis Oriental. Isang king cobra o banakon. Ang banakon, una raw nakita ni Edsel. Hello, kaya ito ma'am. Nagkurog-kurog akong kuha na ito unod. Dako kayo nga wilpit. Ngayon kung tawang ni kagawad, kay dako mo kayo, di makaya. Gamay kayo na. Igo to 3.5 siguro ang bilog ng katawan. Mga 11 kilos sa amo estimate. No, may natuklaw na dito sa amin 5 years ago. Narawang ikog rin ito. Laig ang imbiso. Laki din pala niya, ano? Ito nga yung longest venomous or deadly snake sa shape ng ulo, parang arrow nga ano, at kaya na lang tumayo from up to 3 or 4 or even 5 feet. Just imagine yung mga mag-feeling na vlogger diyan. 'Di ba? Ito yung may encounter mo kung hindi kayo yung mga nagva-vlog kasi ng ganyan, mga professional na yun eh. Pero kung wala ka namang background sa paggagaganyan, wag ka nang gumanyan. 'Di ba? Kasi may mga ano eh, magpipilit kasi na ganyan eh. Yung akala nila kayang-kaya nila yung mga ganyang bagay. Sa takot na makatuklaw gamit ang itak, pinutol nila ang ulo nito. Sinunog daw nila para kung sakaling buntis yun, pati yung ahas na nandyan sa ano, tiyan na mamamatay rin. Mamay kayo na. Igo toto. Mugunal para maginang ulo dahil. Laki ano? Narito sa Pilipinas ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo, ang King Cobra o Banakon.
paano kaya kung sa daan ito ang iyong makasalubong? Ngayong mainit ang panahon, ang mga ahas naglalabasan daw sa kanilang mga lungga. Active pala ang mga ahas pag mainit ang panahon? Tulad na lang ng nahuli nitong Lunes sa Santa Maria, Davao Occidental. Nakontento na to dati eh. Gusto ko lang medyo. Ang ahas na may habang 10 feet, pinagtataga din nila hanggang namatay. Sa video, makikita ang isang lalaki na para raw siguruhing hindi na makakapambitima pa ang ahas. Hinawakan niya ito sa ulo. Nariyang ipinasok pa sa bibig ng ahas ang hawak niyang patpat. At idinikit pa ang kanan niyang palad sa patpat. Bakit? Anong rasyonale? Bakit kailangan gawin niya yon? Ano yung rasyonale? Bakit? Ano yung purpose? Ba't kailangan isubo mo yung kamay mo dun, men? Bakit kailangan, ano yan, dahil gusto mo lang magpasikat? Hindi ko nakukuha yung purpose. Bakit kailangan mong, isubo yung, di ba, men? Angil nito. Masigla pa siya sa kuhang ito ng video. Yan na. Pero ilang minuto lang ang lumipas, ganito na ang nangyari. Ang lalaki nahilo, nagsuka at nangitim pa ang mga labi. Why, man? Can't be kawa naman yan. Posible bang tumalab pa rin ang kamandag sa kanyang kamay? Oo, oo. Kahit ano ang pa ahas, yun eh? Lasog-lasog na ang katawan. Ang lalaki sa video, si Renante. Na pinaglalamayan na ngayon ay, sa liblib na barangay ng San Pedro. Naulila niya ang kanyang misis at limang anak. Pag-abot na ako di asenga, wanay di chegin hawa. Sakit pa sa ako asenga na. Sinaman eh. Ang ahas, nakita raw ng magsasakang si Alex malapit sa eskwelahan. Nakita na ako ang bitin, naglipin siya lang po ko nga dagal mga agad riskrasada, ang mga estudyante. Moto, among gigukod. Kaya nisuko naman siya po sa kuha. Kaya sa takot na makapanuklaw ito, agad nila itong pinatay. Tibas ko din. Pag tibas ko, uya, patas ka nun ba? Hanggang ang ahas, nakita raw ni Renante. Yanga! Italigan ako noon ng ligumnan. So, wala naman talaga siya dun sa eksena dapat. Bigla na lang sumali siya dun at naggagaganon-ganon na. I mean... Paano yung limang anak mo yun, di ba? Asawa mo. Raman juga ka na nga. Ay, pero buti kayo delikado. Kay, di ba din mo makaya kay maraman. Hindi ako natatawa dahil namatay siya, no? Natatawa kasi ako dahil doon sa kaignorantehan. Di ba? Ganito na lang ang technique. Lahat naman tayo, hindi naman tayo maalam eh. Lahat, ako din, may mga bagay na hindi ako maalam. Pag hindi natin alam ang isang bagay, wag na natin pakialaman. Diba? Pag hindi tayo sigurado sa isang bagay, wag na natin pakialaman. Pagkahalibawa ganyan, diba? Hindi naman kasi masama na magkaroon ka ng fear eh. Pero pagka hindi natin alam ang isang bagay at feeling lang natin alam natin ang isang bagay, huwag nyo nang gawin. Diba? Dahil kawawa eh, may iiwan nyo, men. 15 minuto matapos niyang ipasok ang kanyang kamay sa bibig ng ahas. 15 minutes lang. Si Renante humingi ng tulong sa barangay.
nangirig jud siya, then naulo pod iyang mga laway nga naglisod na jud siya ginhawa. Ana siya nga dili na jud siya kasulti na sinubukan daw ng mga taga-barangay na bigyan siya ng paunang lunas, pero huli na ang lahat. Why, Mel? Kasi kawa naman yan! Dili na jud namo makaya tabangon. Bati ko jud, pigwa na jud, pigwa na rabis na ulo jud ba? Pero posible nga ba talagang maglabas pa ng kamandag ang ahas kahit ito'y patay na? Ang ahas daw kapag namamatay, especially yung mga venomous, nalalabas yung fluid sa fangs nila. Dapat tayo careful kasi kahit patay na sila, pwede ka pa rin malason or makakuha ng kamandag ng ahas. Samantala, ang mga kawani ng Provincial Environment and Natural Resources o PENRO ng Davao Occidental, hinukay ang pinaglibingan sa ahas. Yung ulo is in the state of decomposition na talaga. Yung Philippine cobra kasi, yellow yung ano, nasa dibdib. So ito, puti. Ito talaga, iba natin. Ang kamandag ng king cobra kaya raw kumitil ng 10 tao ng sabay-sabay. Ang problema sa mga liblib nating probinsya, kulang ang supply ng anti-venom. Wala, dito sa Davao region, pag may nakagat na ahas, ang mabibigay natin dyan usually yung mga anti-inflammatory. For immediate transport talaga dapat yan sa ating referral hospital. Sa Philippines, mayroon tayong specific anti-venom for Nanja filipinensis, yun yung Philippine cobra natin, at saka yung summer cobra. Yun lang yung available na anti-venom natin sa Pilipinas. Tapos very limited yung production kasi kinukuha yan sa kabayo eh. Ini-inject sa kabayo, then doon tayo nag-harvest ng available na anti-venom. Kumunti rin yung kabayo, kaya konti yung supply natin. So, pag nakagat ka ng ahas, ilimit mo yung movement mo para hindi madaling kumalat yung lason sa katawan mo. Takbo agad sa pinakamalapit na hospital. Samantala, pinaliwanagan din ng PENRO ang mga residente. Base doon sa Republic Act natin 9147 po, bawal talaga natin patayin yung ahas. Unless otherwise, it poses danger, no, to the life of anybody. Ngayon, maghim na may barangay ordinance nga di na ipapatay ang mga animal. Bugaw na lang. Huwag nating paglaruan yung mga wildlife species natin. Dilipid na ako nga makuan ang kanang banakon. Salapod na sa ako ba nang gidula ako. Mga ahas, sadyang makamandag na kahit patay na. Kayang-kaya pa rin pala makapatay. Thank you so much. Kaya minsan, alam niyo mga men, minsan yung katigasan ng ulo, hindi natin alam kung ikakapahamak natin o hindi eh. Kasi ang tumatalo sa atin dyan minsan, yung pride, no? Lalo na pag minsan yung feeling mo, alam na alam mo yung isang bagay. Tapos bigla ka na lang ganun yung mangyayari sa'yo. So paano yun ngayon? Yanga. Kasi naman eh. Ano ba kasi ang problema natin sa buhay? Ba't kailangan gumawa ng mga bagay na ganyan? Kung hindi naman kailangan, huwag mong gagawin yung mga ganyang bagay. Diba? Kung hindi mo naman expertise yan, huwag kang magbablog. Bullshit. Diba? O paano kung hindi mo ginawa yan, edi sana kasama mo pa yung mga anak mo ngayon, men. Diba? Nakakatulong ka pa sa pamilya mo. Diba? Nakakapag-provide ka pa sa mga anak mo. Eh, wala eh. Nauna yung, ano mo, yung yanga. Ayun. Diba? Kaya gusto nyo pang mag-vlog ng ganyan. Yung mga nagva-vlog, yung mga successful na vlogger, diba? Na yung ahas hunters. Diba? Makikita mo naman na professional sila eh. Diba? Professional sila. Huwag kayong, diba? Yung mga nagva-vlog ng mga ahas-ahas na yan, taon yung inano niyan, taon yung experience nila diyan. Tsaka hindi yan natuto ng basta-basta lang YouTube. Maaring kinalakihan nila yung parents nila naghahunting na ng ahas. Hindi yung dahil naisipan lang nila mag-YouTube. Diba?
Actually, sila nga nasa risk pa rin eh. Diba? Ito. May magandang comment dito o gusto kong basahin. Sabi nung nag-comment dito, lesson learned. Pag once na pinagsabihan ka, makinig ka! Hindi yung ikaw pa yung galit kahit alam mong mali yung ginagawa mo. Correct! Ay, nako. Tama to, no? Sa pool ba? Psh! Psh! Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.